Ang butas dito! Ano sabi mo? Butas yung t-shirt ko. Mga kasosyo, alam niyo ba kung paano ginagawa ang batas sa Pilipinas? Simple lang ang proseso niyan, friend. Una, i-introduce ng isang senador o kongresista ang panukalang batas sa kinabibilangan niyang kamara na tatawagin nating Kamara 1. Tapos, dadaan sa tatlong reading. Kapag lumusot, i-approve na siya ng Kamara 1. Wow, ang dali naman o. Wait, there's more. I-transmit ng Kamara 1 ang panukala sa Kamara 2 at dadaan ulit ito sa tatlong reading bago i-approve sa Kamara 2. Tapos na. Tapos, mag-meet ang Kamara 1 at Kamara 2 para pagtugmain ang mga sarili nilang bersyon ng panukala. At ang pinagtugmang bersyon ay pagbabutuhan muli ng Kamara 1 at ng Kamara 2. Finally, ang panukala ay ipapadala sa presidente para pirmahan. At saka pa lang ito magiging isang ganap na batas. Ay, nako, sa wakas, natapos din. Pero bakit ba ganito kasalimuot ang paggawa ng batas sa atin? Ito'y dahil sa tinatawag na bicameral legislature na nakalagay sa current 1987 Constitution, kung saan dalawang kamara ang may kapangyarihan na gumawa at mag-review ng isang panukalang batas. So ang ending ay dumodoble at humahaba ang proseso sa paggawa ng batas? Correct! Pero alam niyo ba, sa ibang bansa, kahit naka-bicameral sila, hindi ganun kasalimuot gumawa ng batas. Ito'y dahil itinakda ng konstitusyon ng mga bansang ito na may specific function ang bawat kamara. Isang kamara lang ang pwedeng gumawa ng panukalang batas at isang kamara naman ang magre-review. Ganyan ang mangyayari kapag federal parliamentary na tayo. Maayos, simple, at hindi komplikado. Oh, may natutunan na naman kayo, ano? Actually, ako din. Ngayon ko lang din, ha? So ano pang hinihintay nyo? Like, comment, share, and follow us for more Reform Minute videos.